can you educate us about what's happening at the PICC? Ano po itong Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction? Bakit mahalaga na magkaroon po ng ganitong klaseng summit o pulong? Dumayo yung mga delegado ng iba't ibang bansa dito sa ating Asia-Pacific region. Why is it important to meet and what are they talking about? Ito pong Asia-Pacific Ministerial Conference on DRRM at ang kanyang purpose, ito po ay ang platform. Ano? It is the main platform in Asia and Pacific para una mag-monitor, mag-review at mag-enhance or magsunod ng kooperasyon at implementasyon ng tinatawag na Sendai Framework for Disaster Risk Reduction at a regional level. So napakahalaga po nito dahil ang buong rehiyon ng Asia-Pacifico nakatuon lahat dito sa ating bansa. At ang ating bansa po ngayon bilang host ay mayroon po itong kakayanan at naipakita ang kakayanan upang mag-host ng tinatawag na government, intergovernmental, international, national, civil society organization, mga pribado, yung mga akademya at yung iba pa mga stakeholders upang mapag-usapan at magkaroon ng tinatawag na knowledge sharing program at cooperation tungkol po sa disaster risk management. Oo. So Commissioner, ano yung kumbaga anong benepisyo po particularly para po sa Pilipinas ang makukuha po natin for hosting this ministerial summit? And yun nga, maybe you can explain Sendai framework. No, we keep coming across that Sendai framework and how does that affect us or how does that affect directly the Filipino, no? Yung mga Pilipino po. Opo, katulad po ng nalalaman natin na ang Pilipinas sa loob po ng dalawa o tatlong taon na ngayon ay considered to be the most vulnerable country so far as the impact of climate abnormalities are concerned. Dahil ginawa ho ngayon dito sa ating bansa ang Asia-Pacific Ministerial Conference on NDRRM, natural lamang po na una, yung tinatawag nating mga database and science-based solution, nakafocus po yan at isa sa mga nakafocus or nakasentro ang Pilipinas. Ang tanong, importante po ba yan? Importante po. Dahil sa lahat po ngayon ng tinatawag na mga policy and mga governmental decisions, kailangan database and science-driven. Hindi na pwede yung haka-haka, kailangan ating mga desisyon yan ay ayon sa siyensya. At nandyan po yung mga maraming mga scientists. At nandyan din po yung iba't ibang mga sektor na nagtutulong-tulong. Napaka-importante po niyan. Pangalawa po, yung pong iba't ibang mga best practices na pag-uusapan po diyan at ang Pilipinas bilang host country ngayon ay magkakaroon ng repository of knowledge sharing program. At pangatlo, ito rin po ay nagpapakita ng leadership ng Pilipinas sa Asia-Pacifico. At katulad po ng alam natin na yon, we are the steward of the Loss and Damage Fund. At ito po ay pumapagitna at tayo ngayon ay nasa global stage or global platform na kung saan ang Pilipinas ay tinitignan bilang leader ng mga developing countries so far as our claim for climate justice and insofar as loss and damages are concerned. Ngayon ito pong Sendai framework, ito po yung desisyon ng iba't ibang bansa sa Asia-Pacifico na magkaroon ng ganitong kooperasyon at knowledge sharing program upang ang impact ng iba't ibang kalamidad ay mabawasan kung hindi man ito. Let's get together. 25